pag-usapan natin kung bakit kailangan natin ng malalaking drones and para kanino po ba yung malalaking drones. Well, I bought this because yung malalaking drones has more features. Aside sa features sa sensing in the front, back, and side, ito yung mga side sensors nila, meron din siyang sa top. So, 360 yung minomonitor ng drone na to to avoid collision. Avoid collision na makikita nila sa sensors. When it comes to wires, hindi siya makikita ng sensor. Kaya, careful when flying wires and mga puno, yung mga sanga sa kahoy, hindi yan makikita ng mga sensors dito. Kaya yun yung limitation. Although we have a sensor sa drone natin, pati rin sa bottom, hindi rin yan makakita ng wire. Kasi maliliit yan, hindi magre-reflect yung signal dito pabalik sa sensor. Kaya yun yung limitation ng drone sensor. Hindi siya perfect for now. Kasi nga, ito is gumagamit ng visual sensor or image. Kaya wires, hindi siya makikita. Kasi maliliit yung wire. Less than ganun lang. Tapos, yan. So, magpa-fly in pa rin ito pag meron wire sa harap. Unlike sa trees na meron siyang puno, meron siyang bunga, or meron siyang dahon na makikita sa sensor, nagre-reflect dun. Kaya pwede siyang mag-stop pag kahoy. Tsaka pag mga ano rin, malaking bagay like tao, yun, mag-stop siya. Pero when it comes to string or yung mga ginagamit ng fishing, mga tali, yun, hindi ito. Hindi niya makikita. Kaya yan yung number one na crush ng drone. Yung mga hindi visible sa sensor. Although meron siyang sensor sa harap, sa likod, 360, meron ring mga bagay na hindi niya nakikita. The same sa ano natin. And also, this is just a collision avoidance. If ipupush pa rin ang pilot, magpupush pa rin yan, pero yun, at least na-stop niya at the first, pero kung ipupush pa rin ang pilot, yun, magpupush pa rin siya, pero at a minimum speed. Ganun yung ano niya, limitation. So, isa rin sa mga nakikita ko na drone crash is nakalimutan iset yung mga ano nito, instrument. Kasi meron din siyang GPS in which kailangan niya na makakuha ng maraming satellite signal para mapinpoint niya yung exact location tsaka yung home point niya sa drone na to. So, pinpoint sa drone. Kaya yun, yun yung mga tips. Then, when it comes to bird naman, yun nga, minsan, itong drone is inatake ng bird kasi yun nga, itong malalaki, walang problema kasi maiingay siya. So, ma-intimidate yung birds when it comes to malalaking drones. Pero, pagdating sa maliliit, pwede kasi nilang banggain kasi pwede nilang i-attack kasi maliit. So, small. Kaya, pinipinturahan nila ng red daw para yun. Di ko lang alam kung effective yung pagiging red para ma-prevent yung bird attack ng drones. So, yun. Basic na basic. Ito rin, minsan, I always fly na naka-smart sports mode off. It means that all of my sensors are working. Kasi kung naka-sports mode ka, especially sa remote lang yan, switch lang yan, kung naka-sports mode ka, yung sensor is naka-disable. Lahat ng sensor naka-disable. So, collision avoidance, yan, lahat pwedeng i-disable pag naka-sports mode in which pwede kang banggain kahit saan. Pwede kang mabangga. Although, ma-unlock mo yung pinaka-fastest na maneuver ng drone, pero yung sensor is at risk naman. Kasi, yung braking point pag naka-sports mode is medyo malayo compare sa naka-normal mode. Kasi yung sports mode, ginagamit lang yan pag meron kang hinahabol
na mga vehicles or yung mga mabilisan na mga footage. Like yun yung ginagamit nila sa desert na yung truck, off-road. Pwede na pasundin kasi yung drone eh. Kayang-kaya yan ang drone. Lalo na pag malalaki, yung mas malalaki pa dito, yun, malalaki rin yung ano nun, gasto. So yun yung ano, challenge sa drone. Okay? So simple lang yung device ng drone. Kaya yun. Then yan yung mga simple tips. Tapos minsan nakakalimutan natin i-check yung propellers na meron na palang micro crack. Yung micro crack mo sa propellers pagdating dun sa taas, pwede ka siyang lumaki. Kaya yun, the same airplane principle na every time magpa-fly ako, chine-check ko talaga yung propellers if there are micro cracks. Especially itong mga plastic na to in which due time, ano na siya, magti-tear. Wear and tear. Kasi yun nga, vibration, yun pag plastic tapos nasa vibration, nasa taas na, you might lose the whole drone for the, yun, kaysa palitan mo na lang yung propeller na setup. So yun, fitting the propeller right pala, yun, nagkakaroon rin siya ng factor. So take care of your propellers para hindi siya makasanhi ng drone crash. Kasi minsan yun yung na-overlook natin. Excited na excited tayo. Yun pala, meron ng na-crash yung last palupad. Tapos yun, nabangga. So, nag-crack na pala. Tapos pinaulit, pinalipad pa rin. Kaya micro-crack na yung nagawa dun. Then yun, take care. Then eto rin, aside sa propeller, you need to check the arms. Kasi vibration rin kasi ito eh. Yung ano, malalakas rin yung hangin sa taas. Kaya imagine nyo yung arms niya, plastic. Kaya yun yun yung need to consider. And also, the motor, you need nyo rin i-check kung smooth pa ba yung motor. Kasi minsan, yun nga, nakakalimutan natin yung motor. Na in which, ito yung mga factors na dapat natin ma-check. Itong mga ProGrade kasi is meron siyang mga aluminums. So, aluminums na motor. So, yun yung ano, kailangan rin ma-check. So, simple lang siya na things na dapat hindi natin makalimutan when it comes to drone maintenance. Then, aside the sensor, you need also to clean itong mga sensor. Kasi itong fingerprint, yun pala, hindi na nakadetect kasi nga meron palang obstruction or madumi yung sensor na glass. That's why it's also very important to wipe something. Then, when flying your drone, please, ayaw, huwag niyong paliparin sa buhangin kasi may mga alikabok na papasok sa gimbal. Yan, magkakaroon na siya ng gimbal error. Susceptible po yun. Very common sa mga issue sa drone is to have a gimbal error. Kaya always, I always put this gimbal protector para when traveling, secure yung camera ko, yung gimbal is naka-secure. And also, the body parts of my drone. So that's it for this episode. Share and subscribe for more.